Rinig niyan? Sige, siyang panandon lang. Ayan, sasabay lang ulit namin siya sa pagkain. So, napacheck up na ho namin siya. So, okay naman, no? Good news. Hindi siya dengue, pero tigdas siya. So, at least tigdas lang po. Meron pong... So, sa pagkakatong ito, magmumukbang po ulit tayo, syempre. Of course. Mm-hmm. Kung bago kayo sa channel namin, welcome po. Welcome po! Kung bago po kayo sa channel namin, ako po si Richard. Po si Rimsek. Ako po si Teresa. At ako naman po si Richard. Ayan. Ayaw po niyo marun kasi marami po siya mga butli. Kung nagustuhan niyo po ang aming video, please like and subscribe. Ayan. And don't forget the notification bell. Para ma-notify kayo every mag-out kami ng bagong video. So, bago tayo kumain. Ay, hindi. Ito muna. Hanipisan na to. Ginisang ang palaya. Yeah, meron po tayong ginisang ang palaya. Ginarin siya lang po ng ano. Meron po tayong kimchi rito. O, Rinsay, ano to? Inihaw na tilapia. Ayan, inihaw na tilapia. Tapos, Honeybees, meron tayo ritong... Pritong... Liempo. Or, kung wala po kayong liempo, pwede hong kasim with breadcrumbs. Yeah, with breadcrumbs. So bali, marinated na po siya. Yung mga halo na gusto nyo, kung ano gusto nyo. Tapos, lagyan nyo po ng itlog, no? So, ito sa isang kilo, sa ganitong kadami, dalawang itlog lang eh, di ba? Tapos po, may paminta rin po siya. Tapos, kung ano po yung gusto yung pampalasa, tapos, ano nyo na po siya, pagulungin nyo sa, ano, breadcrumbs. Then, pwede nyo na po siya deep-fried. So, bago tayo magsimula, pray tayo, ha? Yeah, Ama, maraming salamat po sa pagkain na kaloob nyo po sa amin. At maraming salamat po. Maging kahit paano maayos-ayos na po ang aking anak, si Rishan, sa kanya pong karamdaman. Maraming salamat din po sa panonood ng aming viewers. Sana po maging sila may makain sa araw-araw. Mga pamilya po nila, mga OFW po. At ang may sakit po, sana po mapagaling nyo na po sila. Maraming salamat po, Ama. Ito po salamat na lang po sa inyong buong anak. Sa Kristo namin na pagligtas. Amen. So, yun. So, ang una kong bibigyan si Rishan siguro. Pero ang sabi po ni Doktor, ito po. Sabi po ni Doktor, hindi po siya pwede ng... mamalalansa. So, kaya nag-preferred po kami nitong itong ano, baboy po. Yan. Baboy or baka po. Kanina tangali po kasi nagbaka na siya. So, bali, ang ano nga natin ngayon is mga seafood sana. Eh, uli, no? Mga ibang, kaya lang, di po pwede talaga si Risha. So, gulay. Give him some vegetable. Yung nga ang boses ko, eh, meron din po akong tama eh. May mali pala, may mali. So, yun. So, subo muna kay Tulehan lang na. Subuhan muna kita. Para hindi sayang ating, ano. Ang nakalimutan ko yung ketchup. Ay, sabi siya, kuha din yung ketchup mo eh. Ako nakukuha. Okay na ito na? Apo. So, pwede na yan. Hindi siya pwede ng isda eh. Kimchi. Ito po, meron po tayong kimchi rito at saka mayonnaise na meron pong siyang ano, garlic. Meron pong sa ilalim po, meron pong kinahit na garlic yan. Ihaluin po namin mamaya. Pekek lang po itong mga bubong garlic po sa ibabaw. Tapos meron po tayo sa usawa ng isda, toyo mansi po yan. Yes. With chili, of course. Of course. Sino kaya ko yung English eh? Of course. Of course. Of course yun eh. Pipa. Of course. Yes, ano ba yun? Ayan, meron doon nga eh, yung buko po. Hindi ko pa kami. Ay, may nag-request yung buko, di ba? Yes. Ngamaya, banggitin na lang yung paralan po kung sino ba yung nag-request. Ngamaya, sabay-sabay na po. Kaya unang subo po, para sa inyo. Lalaki o. Oh. Sobrang lalapad po. Sarap na? Sarap? Opo. Sarap po.
Tama-tama yung lasa ni Ben. Medyo malutong puso sa labas kasi po breadcrumbs nga siya. At the same time, yung tender na pansin mo, hindi siya usya nilaga o, kundi... Ano yan, di ba? Marinated lang. Yung kagandaan mo doon. Tapos, ito, haluin na natin to. Mayonnaise ketchup. Mayonnaise. Ayan po. If you want this off me, kinuha ko na lang rin. Ay! Alam nyo kayo lang may ano ha, ito ako. Ito ni Nor, ketchup. Baka naman. Lipsy, baka naman. Let's eat! Okay lang ko kami kahit ano. Kahit... Isang galang... Oo, oh, isang ano lang ko, isang kohon lang ko. Ayan po. Ha? Wow! Gusto yung ano, gusto ko talaga ang gulay. Ay, wala na kayong gulay dyan. I-crib ako sa ampalay. Ayan po. So ito po, bagay na bagay itong ampalay ha. Dito sa pritong ano, ang baboy po natin. Uy, itong gulay pa ha. Isang pag gusto mo pa ha, gulay. Ano po, marami na po. Ang dami kasi binigay ko sa kanya, kaya naubos agad dito. Tapos ang kimchi, bagay rin po dito sa... Ito pong kimchi natin, bagay din po dito sa... Ano natin, itong... Diyan po. Itong kasi, nilutong baboy po, na prito. Testingin nyo rin po. Ha? Sarap din eh. Bagay din po yan. Tsaka ang combination niya, yung kimchi, diyan po, itong... ating pritong baboy, tsaka itong gulay, tama-tama na yan. Nilagyan na lang natin ng konting pampa-enhance na lasa kaya nagkaroon na tayo ng isda. Konting parang something you know. Iba. Hindi maanghang ko yung kimchi. Hindi siya. Hindi siya maanghang. Yan po. Ganda rin na pagkakaihaw nito. Nak, hindi ka pa pwede fish ha. Okay lang po. Oo nga eh. Paborito niya mga pero pista. Palagi ko, hindi naman malansa itong ano eh. Ang tutusin, itong tilapia. Ang alam ko lahat ng mga may... Kaliskis. Ewan ko rin. May kaliskis nun pwede sa... Pero ewan ko, baka malansa nga rin. Isda eh. Yan po. Yan, tunan niyo yung meat ng isda. Talagang... Ano siya, ang tabaho eh. Sa pure din po, ano siya, marami po siyang meat. Yeah. Sarap! Sausaw ko na sa toyo. Ay, dami po. May tinik. Sarap din ng kimchi. Yung charcoal niya, oh. Ay, nga pala, ito po. Meron po kaming boku juice. Ay, loading ka ate. Ay, na ba labi? Ah, sinabi na ba? Alam mo naman ako, malilimutin. Malilimutin po yan eh. Ay, ito ang ano ha, sawsawan. Pero kung gusto nyo, maabot lahat. Ito, tanggalin na ito. Ano na? Kunti? Ako na pa. Yep. Mmm! Pero sa mga nagsosolo po dyan ha, kami po ulit ng inyong kasabay. Kami po ulit ako. Si Ma'am Sarmiento, yung nagsabi rin na taga Dubai, yung laging sinasabayan tayo rin na pagkain. Susunod rin siya lagi. Lagi tayo sinasabayan. Kain po ulit tayo, ha? Pinasama ko na lang po siya sa shoutout. Peace. Okay, no? Bagay din, ha? Kanti. Right. Translator. Ako translator nun, eh. Puno kasi yung bibig ko. Iingat nga lang ko kayo sa ano, tinik. Yan kasi isda talagang matinik po yan eh. Ano kasi tayo? Kung hindi magiging matinik to, itong isda. Kung hindi na isda to. Ano yan? Dragon to. Tinik sa isda, siyempre. Kaya nga tinik eh. Diba? Kung buto yan, kung buto. Ano na? Sige. Pakat mo to, pakat mo to. Ubagay yun. Ma! Ano tayo? Isyo ni Tabi Masyo! Ah, si Mama pa nagsabi nun? Hindi. Si Ma'am Marie! Isyo ni Tabi Masyo! Basyo, parang ano yun ah? Masyo! Hindi, Basyo, tunog ka na eh.
Anong ko lang, Rohan Tabero. Kain-kanin. Ay, pag-usapan nga ho pala natin yung ano, yung favoritism sa mga anak. So, pag-usapan ulit natin, no? Na-topic natin to dati, pero yes. Medyo pitin siya, di ba? At the same time, di man, sabi, marami na rin bagong subscriber natin eh. Hindi, ano yung, hindi nila napanood yun. Alam mo, parang nahihirapan, di man, pangkalig ko na lang yung buko? No, gusto nila yan eh. Okay. Nagyayin mo na lang yung sausawan dyan. Ah, yung ganito na lang dito. Mm-hmm. Lipat ko na po ah, para hindi. Huh? Apo, wala na po kayo sa usawan. Gawa na lang po kayo. Nalilin na sa Diyod. Ito na nasabi ko. Ito ko ipaksa natin yung ano? Favoritism. So, bakit ba nagkakaroon ng favoritism yung magulang sa mga anak? Mahalaga ba sa isang pamilya na mayroong favoritism? Hmm. Mahalaga ba? So, hindi siya mahalaga, hindi siya kailangan talaga. Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Sa ano na? For sisters in a wedding. Kaya kung ano po, panoodin niyo po yun. Maganda po siya. Yung pinikulang yung pang ano yun? Family. At the same time, yung mga tampo, favoritism. Nandun lahat ng topic. Socks na sock yun sa topic na to. Yung for the four sister and the wedding. Actually, lahat naman nun ng pamilya, naranasan po yung mga ganyang problema. Na ang feeling po ng anak ay may favoritism ang magulang. Which is, hindi naman natin masisisi eh, kasi minsan yun talaga napapakita ng magulang ni. At kami, yun ang napapansin ng mga, bakit ako wala? Kami, mapalad po kami kasi dalawa lang po yung anak namin. So, hindi po namin alam kung hindi po namin nararamdaman yung iba na kung may favoritism nga kasi kami, pantay ho talaga kasi dalawa lang naman eh. Mm-mm. Ang tanong ko rin ho, paano ito sa maraming anak? Mm-mm. So lumalabas nga na parang merong ang favoritism. So aminin mo't hindi, may mga pamilya hong ganoon na meron ng favoritism talaga. Mm-hmm. So hindi ho nawawala yan. Bakit ho? Paano nyo masasabing hindi ho mawawala? Hindi nawawala. Kasi ho, ang magulang ho kasi, merong lumalabas na ano eh. May anak pong malambing, may anak na mabait po talaga, malambing sa magulang, ang nangyayari, nagiging kadigit na magulang. So, kunyari, ang anak mo ay 7, meron lumabas na isa rong mabait, lagi malambing sa'yo, di ba? So, ang nangyayari, yun lagi yung kausap mo, naglalambing sa'yo. So, mas nabibigyan mo tuloy ng importansya na nakikita ng mga anak. Namimiss, ano ba tawag doon? Interpret. Hindi, namimisunderstood. Namimisunderstand ng mga bata kasi nga, yun ang nakikita nila. Pero kapag kinausap naman, pero ang totoo niyan, ang mga magulang, wala ho. Totoo yan, napatunayan ko na ho yan, napantay-pantay ho talaga ang tingin ng mga magulang sa anak. Okay. Diba? Totoo yan. Kasi yun yung parang ano mo yun na, naranasan mo rin yung gano'n na, bakit siya, di ba kasi may mga kapatid siya. Ako po, hindi ako makapag-comment kasi wala naman po akong naging kapatid. Pero meron mga instant na yung hindi ko man kapatid, yung parang naano ko na ba't parang mas sila ang nabibigyan ng pansin kaysa sa akin. Eh ako na nga iisang anak, ba't yung iba? Pero yung ngayon, naintindihan ko na yung parang maswerte ako na meron akong magulang na ganun. Na kapag may kailangan yung ibang sa akin, tumutulong siya. Yung para sa akin po, ano, parang wala, hindi totoo yung may favoritism yung mga magulang para sa akin. Kasi parang, kung nakikita mo, kung nari, bakit siya parating inaalagaan ako, hindi. Parang, ang iniisip kasi ng mga magulang,
kasi yung kapatid mo mahina. Mm-hmm. Ikaw naman malakas. Parang kailangan nilang i-balance din naman kahit papaan. Hindi nga mali eh. Tama yung ano doon. Yun ang minsan nangyayari na nagiging diskarte na magulang. Mm-hmm. Kasi hindi niya iniisip na magtatampo yung anak niya. Mm-hmm. Na isa. Pero diba? Ano po? Na, walang masama intensyon ng magulang na masaktan yung isang anak niya. Mm-hmm. Diba? Nari, ikaw nga mahina. Siyempre, sa'yo ipaparing na magulang yung tingin. Mm-hmm. Sa isang anak kasi malakas eh. Pero ang hindi alam na magulang nga, yung malakas na yung unti-unti nangihina sa nakikita niya. Diba? So, ano ang mali doon? Yung communication. Mm-hmm. Kasi nga hindi napapaliwanag. Pero sa totoo lang, walang intention po ang magulang, walang intention sa mga anak po, katulad po, anak po ako. Walang intention po yung mga magulang natin na gawin po talaga yun. Kasi napatunayan ko na po yan eh. Dati ko kasi ganyan nung kami, parang sa first sister, ganyan kami. Nangyari lang na nabigyan kami ng pagkakataon na nagkaroon na ng open forum. Mm-hmm. Tapos, heart-to-heart talk, kaya nagkaalaman ho. So, ganun din ho. Yung mga kanya-kanyang katuwiran, mm-hmm. at tapos, at the same time, eh hindi sinasadya ang lahat ng bagay, mm-hmm. di ba? So napagtanto ko na siguro ganito yung mga feeling ng mga anak na akala nila eh hindi sila yung may favoritism mm-hmm. nga. Which is wala naman talaga. Pag naging magulang ho kayo, malalaman nyo ho yun. Ultimo kuko ng anak nyo, bawat isa sa kuko ng anak nyo, hindi nyo ipapagalaw, di ba? Pero po yung kay Rinsay, gaya nang sinabi niya kanina, naintindihan niya. Diba, sabi mo kanina? Kaya hindi ko talaga naiisip po yung favoritism mm-hmm. kasi naiintindihan ko. Kasi po, yun po yung communication. Nandun po yung communication na, anak, kailangan nating alagaan ng kapatid. Malibawa, yan o. Mm-hmm. Hindi mo nalang papalsinin yung anak mo isa. Puro alaga ka dito sa isa. Hindi mo sinasabi kung bakit. Tapos pag may kailangan siya, hindi mo na ano. Kumbaga, kapag may communication kayo ng mga anak mo, anak, si ate mo nang, ano, may, halimbawa, may project siya. O, ate, si bunso naman po yung, ano natin, asikasuhin natin kasi may sakit siya. Naiintindihan po ng mga anak ngayon, ah, kaya pala siya yung naasikaso mo hindi kasi may gantong rason. Ah, kaya pala si ate yung naasikaso kasi may gantong rason. Ipapaliwanag dun sa mga bata. Yun po yung minsan nagkakaroon ng kulangan. Tama. No? Yun po talaga ang kulang. Hindi na ipapaliwanag sa bata. Lalo na yung bata, ba't ganun? Siyempre ang bata, kailangan lahat ng tanong niyan masasagot. Diba? So kami naman po, di ko namin sinasabi na perfect. Yung tama ho yung ina-apply po namin ay pwede ko i-apply sa inyo, sa mm-hmm. pamilya nyo. Kasi iba-iba naman talaga yes. rin eh. Kasi sa amin po, successful ho yung ganong ano, idea na mm-hmm. pamamalakad po sa mga anak. Sa amin po, okay po yun. So sa inyo po, siyempre po, mga sarili-sarili kayo eh. Kasi di ho namin alam yung ano nyo siyempre, yung adjustment sa mga anak. Diba? May kanya-kanya ugali rin kasi mga bata. So may kanya-kanya adjustment. So mahirap talagang ano, i-ano rin, basta, di ba? So nasa, siyempre rin, nasa pagpapalaki rin ng magulang, sila mm-hmm. yung nakakaalam kung paano nila didisiplinahin yung mga anak nila, paano bibigyan ng mga attention. Mm-hmm. Ito na ka. Tapos yung mga anak naman, ganun din. Di ba? Kaya nga feeling silang ganun talaga yung nararamdaman nila, so hindi natin maaano yun. Kasi kahit na anong pilit natin na sabihin natin na ang magulang nila hindi ganoon talaga yung intention. Kung yung talaga nakikita ng anak, mm-mm. yun yung nasa isipan ng anak, di natin kayang baguhin. Mm-mm. Diba? Yun lang po yun. Pero ang pinakamaganda, heart-to-heart talk, mayroon isang mag-open. Mm-mm. Diba? Sa family. Para nagkakaliwanagan ba? Kasi lalo mas tumitibay yan, samahan, pag ganoon. Yun po nga po isang, ang mga nangyayari, hindi nagkakaroon ng open forum. So yung maliit na baga nagiging apoy. Kasi nga hindi na ano eh lumalaki na lumalaki. Kaya ang nangyayari imbis na ano na nagkaroon ng open forum sa umpisa pa lang eh nag-away na. Kaya yun yung kailangan sa pamilya yung magkaroon ng pag-uusap ang bawat isa.
Ano? Pero suggestion ko lang ho, huwag nyo gagawin nyo na minom kayo, no? Yung nagiinuman kayong pamilya, tsaka mag-open forum. Nagiging ano po, nagiging emotional po kasi masyado. So nagkakaroon ng mis, ano rin, no? Nagkakaintindihan kapag nakainom na. So mas advisable kung hindi kayo iinom, na mag-uusap kayo ng mga mag-open forum kayo. Mas maganda. Si Danas ko po yan. Kainom. Masarap ho pag magkasama kayo, magkakapatid, yung puro masasaya. Mm-hmm. Yung mga bata pa tayo, naalala mo yung umano, nalaglag ka sa puno, eh mga ganon. Unti-unti na kayong iiyak. Ay, wag, hindi nga pa ganon yung mga ano, Alam mo, sa totoo lang, ako ha, sa naranasan ko, ito yung experience ko lang ho naman. Sa naranasan ko ho, immaturity yung, ito para sa akin lang ho, hindi ko alam sa iba. Ako para sa akin, immaturity yung naging feelings ko dati, naging feeling ko. Immature. Kasi nung naging matanda na ako, nag-iba eh, nag-iba talaga. Na halos lahat kami ganun, naging concern yung bawat isa sa mga kapatid, di ba? Diba tipong, wala akong pakialam kahit ikaw ang paborito, basta importante. Mahal kita, kapatid kita eh. Diba? Masaya ako sa mga achievement, sa mga nagmamahal sa'yo. Diba? Sa mga achievement mo. Yun, nagiging ganun yung takbo kapag nagkakaedad na yung mga magkakapatid. Mm-hmm. Tapos ang gusto nila, parang miss na miss nila yung isa't isa, lalo na pag magkakalayo. No? Mm-hmm. Gustong-gusto nila laging magkasama ko ngayon. Parang wala nang umaga. Mm-hmm. Kasi dumating na yung yung maturity. Mm-hmm. Diba? Yung maturity. So parang ganun eh. Ganun na lumalabas ha, sa naging experience ko. Siguro dala lang ho ng kabataan, minsan, kaya nagiging gano'n yung magseselos-selos. Tapos, I flip it. Pero kapag pinaliwanag naman talaga rin ng magulang, tsaka lang din talaga nalalaman ng anak. Oo. Binaliktad ko na ito ni. Oh, sige lang. Pero sana lang, di ba? Sana oil. Sabi nga ng mga ating nagko-comment. Ay, na to ako. Christian, gusto mo pa ito? Okay po. Okay na? Okay na dyan. Ikaw, ngayon, guys. Okay na, ito pa. Yung ishda. Nay po ako konti. Ah, sige. Himayang kita na lang kasi ang hirap. Yun. Yun naman ho sa amin, yung topic na yun, eh, na-share lang ho namin. Pero hindi ho ibig sabihin na kung i-apply nyo ho yun, eh, magiging, successful po sa family ninyo. Sa amin po kasi, naging successful, no? Blessing po sa amin na yung parang lahat ng mga ganong bagay eh madaling na namin. Kumbaga, katulad nun na yung communication na ganong madali lang. Kasi alam po namin sa iba, mahirap eh. Lalo na sa mga maraming magkakapatid, mga ganon. Kaya maraming anak. Mahirap yung mga gano'n. Oo, mahirap. Lalo na kapag yung financial ni. Yung not enough for everybody. Kung nangyayari, siyempre, talagang ang hirap. Lagi na lang may problema. Aminin ko kasi natin hindi. Yung pera po kasi talagang kailangan po yun sa isang pamilya. Pero hindi po ibig sabihin na pera po magpapatakbo sa isang pamilya. Hindi po. At sa totoo lang po niya, na magpapatakbo po sa isang pamilya, siyempre, yung pagmamahal po. Yun po talaga. Ano talaga. Tsaka laging siyempre bagay, family first. Family first. Yun, ganun. Ulit. Family first. Yay! Okay. Pasensya na ko kayo, may FNP deficiency ko kasi ako kayo ganun. Napagbabaligtad mo. Napagbabalik-baligtad ko yan. Pati BNV. Kailangan, family first. Kasi kapag pera ang umiikot, wala nang mangyayari. Kagulo na yan. Kagulo. Tsaka kailangan you should know your priority. Tapos yung vision eh. Kailangan alam mo ng bawat ng tao. Every person should know the priority. Diba? Kasi para madaling... Ganun na lang sa singit. Kaya pinarap nga ako lang. Hindi ko alam ba't ako naging madaldal lang ganito eh.
So case diba? Closed. Jugjug. Ganda naman. Ang sarap ng buko ko. Sarap. Sarap po. Ito ba, purong buko ito. Yung buko juice. Kuya, ano yun yung nagbubuko. Thank you, sarap. Purong buko juice po yan. Tapos ang pinaka tubig niya lang po ay yung ice. Tapos depende kung gusto niya lagyan ng asukal. Paglasa niya. Konti lang yung ano, asukal eh. Kasi... ano siya, yung puro siya, madaling tumamis. Hindi katulad po nung tubig, nilagyan ng tubig. Maraming asukal lang magagamit. Saka din yung mga binibenta, ano yun, may maraming tubig yun. Sarap. Yun po, isa lang po yung hiling namin na sana, mapanood nila yung ano, no? Yung Four sister po. Sana po, mapanood ninyo. Yun po, maganda po talaga yung pinikulang yun, malaman nyo yung ano. Tungkol sa, sa magkakapatid na? Yes. Ganda, ang ganda nun. So? Nanay, shout out na po. O oh, sige, shout out na! Shout out na raw. Shout. Parang, nakaw ka talaga ako. O anak, pakilagyan mo ako ng buko juice. Shout out! Ay, ba't ayaw gumaandal? Shout out Chela Estember. Hello po. Hello Asi Samson, Roy Gonzales. Shout out Joanna Dalaudao, Yusuke Brisinho from Bicol. Hello po. Hello po. Ben Christian Balmes at Jasmine Evangelista from Mindoro. Hello po. Hazel Rodriguez, Imelda Garcia from California. Hello po. Holland Mail Loves from Pangasinan. Jade Jamora from Maasin, Leyte. Hello po. Angeline Dagsaan and Linwell Dalagit for having a high grades. Congratulations. Congratulations. Lavenia Flores. Hello po. Christian Yayong, RG Montero from Riyadh, Saudi. Mary Louise Bargo, happy birthday kay Scarlett at congrats kay Gian at Irene. Congratulations po to Tar Baluno. Shout out sa kaibigan niya si Kem, Joey at sa family niya sa Pilipinas. Hello po. Chelsea and Joshua Chana, shout out. Chelsea Kappa. Hello Jillian Laiz, Ulzang Chin, Bea and Anne's channel. Hello po. Yusuke Hero, shout out Yusuke Bresino from Bicol. Hello po, Juyi. Oh, hello po. Parang Korean, ano, no? Oh. Juyi. Lulu de la Vega, Torn Philip, Alan Leonard Bamba, shout out Lander Claude Bamba, Localidad, shout out Roque family, Faith Go, shout out Fatima Goneda from Cebu, Sarmiento Desi Ri from Dubai, salamat po sa pagsabay sa amin. Yan po, maraming salamat po. Ho. Sinapat ko na po kayo, nakabasa ko sa message niya, na lagi niya tayo sinasabay sa pagkain. And ang nag-request ng buko ay si Wes Santa Ana, siya po yung nag-request ng buko. Hello po. Hello po. And that's it. Hello po. Oh, yun po, natapos na po yung shout out. Sa mga gusto pong magpa-shout out, don't forget the hashtag Sino Si Richard. Ayan. So mahaba-haba na po yung video natin. At matapos na naman po yung ating mukbang na masarap. Magpasalamat po tayo sa Diyos. At thank you rin nanay sa paghahanda po. Tsaka kay tatay, thank you rin po. Thank you po nanay. So, mahaba-haba na po yung video. So. At sa muli, ako nga po pala si Rinsey. Ako po si Teresa. Ako po si Richard. At ako naman po si Richard. Kaya guys, alam na. Kaya bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.